Yan. Hello mga kaplantita plantito. So ngayon gusto ko pong magtanim ng mga malalaking aloe vera para po ilalagay ko dito sa itaas. So gusto ko pong baguhin yung mga nakaayos ditong aking mga nilagay na mga house plant. Dahil po sa umuulan, naisipan ko pong magtanim din ng aloe vera. Dahil bala ko pong gawing puro aloe vera yung nandun sa itaas. Tapos dito naman po yung mga snake plant. So ito po, ililipat ko po itong mga house plant doon sa bandaron. Pero gagawa pa po ako ng patungan nila. Kaya yung dito muna po ang aayusin ko. Gusto ko rin namang ma-share po sa inyo yung atin pong gagawin. Dahil po sa umuulan, sinasamantala ko na po yung ating pagtatanim. Ayan. So ito po yung mga aloe vera ko dati na nandun sa sulok. So kasi napabayaan ko na po yung iba. So kinuha ko na muna yung medyo malaki. Ayan. Malaki na rin siya. So ito, bubunutin ko siya dahil ililipat ko po dito sa ganitong pot. Ayan. Pare-parehas pong pot na ganito na lang. Tapos ilalagay ko dito, ihilera ko dito. Para uniform na lang sila yung banda rito na itatanim kong aloe vera at saka snake plant. Kaya samahan po ninyo ako at magtatanim po tayo uli ng ating mga aloe vera at saka snake plant para baguhin po natin yung nakapatong dito. Ayan, kasi meron po tayo ditong mga house plant na iba-iba. So bala ko po, yan, dahil maganda sa paningin ko. So yung ilalagay ko po dito, puro siya aloe vera, yan. Tapos dito sa ibaba, gagawin ko na po siyang puro snake plant naman. Kung ano po yung magkakasya dito na mga snake plant, yun na lang po yung aking ilalagay. Dahil hindi pa po ito tapos itong ginawa kong patungan. Itong mga ano po, house plant, hindi pa po tapos ito. Kaya pinag-iisipan ko pa po kung ano yung aking gagawin. Kaya naisipan ko naman habang natulog ako kagabi, naisip ko. Hindi pa pala ako nakatulog dahil nag-iisip ako. Sorry po ah. Ayan, nandito yung iba nating mga house plant. So, meron pa naman akong ibang snake plant. So, titingnan ko po kung ano yung magkakasya dito. Ayan, so, kasi kahit po umuulan, nandito po tayo sa ating garden. Dahil mas gusto ko pong nagtatanim ako ng maulan. Dahil po sa, yun lang po yung chance ko dahil pagising ko po sa umaga. Dito po ay mainit na. Ayan, so, lahat po ng lugar dito sa aking garden. Mainit po, wala akong pupwestuhan kundi maglalagay po ako ng tarpaulin o kaya payong para po maliliman ako. Pero kung wala po talagang sobra pong init dito, kaya sasamantalahin ko na po itong tag-ulan na magtanim ng aking mga halaman na iba-iba pong mga halaman. Kaya samahan po ninyo ako at ating babaguhin po itong mga nandito. Ayan. So naghanda po tayo ng matatangkad na pot gaya po nito. Ayan. So, pasensya na po at maputik. Ayan, kasi umuulan po. So, bawat kilos ko dito ay marumi. So, pagpapasensyahan na po ninyo yung ating itsura dito ng ating garden o ating ginagawa dahil po sa maulan, maputik. Ayan. So, ayan po. Titingnan natin kung makakapag-tuloy-tuloy tayo mag-vlog kung wala pong maingay dito. Kasi po, alam na po ninyo na meron po dito ang mahilig magpatugtog. Ayan, pasensya na po kayo. Lagi ko pong nababanggit kasi po, yun po yung ano, totoo. Kasi mahirap po para sa amin na meron pong tumutugtog na kung ano-ano dyan. So, ayan. Ito, laki-laki po ng ating aloe vera. Ito, oh. So, ang gagamitin ko po ngayon ay ano lang yung ipa. Kasi meron po tayong ipa dito na, ayan, marami po akong ipa nung nabili namin sa probinsya. Ilalagay ko po dyan. At pagsasamahin ko po yung lupa at saka yung ipa. Dahil ang ginawa ko po, nag-mix po ako ng ipa, ayan, saka lupa. So, yun yung gagamitin natin dito. At saka syempre, yung kunting uling, ayan. So, kuha pa ako ng ibang snake plant para po itatanim din natin dito. Siguro apat-apat na lang ng ganito katataas ang ating gagawin. Ayan, pasensya na po kayo kasi daan po ng eroplano yung ating garden. Kaya po mainit, di na po tayo, ay mainit, maingay, hindi na po tayo nakakapag-post. Ayan, so kukunin ko po yung ating snake plant. Dun, babawas ako dun sa aking snake plant na binawasan noon nang magtanim tayo nito ay yung isa po. Yan, wait lang po. At po muna natin, pause po muna natin, baka may sounds eh. Ayan, so ito po yung aking snake
plant na gusto ko pong paghiwa-hiwalayin. Yan. Kasi mabilis lang naman po siya magkaroon ng baby. So, tatanggalin po natin ito at yan. Sabi ko po, paghiwa-hiwalayin natin itong ating snake plant na to. So, nilagay ko po ito dito. Kukunti pa lang ngayon siya. Marami na po. At katulad ditong isang ito, hindi pa siya masyadong nagkakaroon ng yellow dahil baby pa lang po ito. Ito. Wala pa siyang yellow. Ito naman po, kahit maliit, meron na dahil mas nauna sa kanyang tumubo. Ayan. So, meron ditong sunflower. Bunutin natin kasi may mga sunflower din po ako dyan. So, dito po ako kukuha ng itatanim natin dito. So, ang ilalagay lang naman natin dito is ano, siguro, ano, mga apat. Kasi meron na po tayong isa doon. So, kukuha po tayo dito ng tatlo. Ayan. Kukuha tayo ng tatlo dito. So, ito po, ay, sorry. Ayan, sorry po. Hindi ko na po pinakita sa inyo yung aking pagtanggal kasi meron po ako naririnig na tumutugtog. Ayan, pasensya na po. Ayan, basta pag nakarinig po kayo ng ano ng music, hindi po sa akin yon. At yan, baka makapira tayo. So, ito, kumuha na po tayo ng ito, apat na puno. So, yan ang apat na tataniman din natin ng ganito. Ayan, so, umpisahan na natin at lalagyan ko po ito ng ano, yung ito yung ipa at saka yung lupa po ang magkahalo. Ay, at saka yung siya nga po pala. Marami po pala. Sorry, nabubulol po ako. Pasensya na po. Hindi po tayo nagka-cut tsaka nag-i-edit. Marami pong salamat pala sa lahat po na nag-follow sa aking TikTok. Ayan, gumawa na rin po tayo ng TikTok. Dati po, meron na rin po akong TikTok. Kaya lang po, ang TikTok ko doon, yung puro plants, hindi nyo ako makikita. Tapos yun, hindi ko na po tinuloy yun. Gumawa po ako ng another account. Ayan, so, nandyan na po ako. Ayan, marami pong salamat sa inyong panonood sa aking TikTok. Ayan, sa mga hindi pa po nakafollow, ayan, pakibisit din po ninyo yung aking TikTok at saka meron din po tayong mga social media. Meron tayong Facebook, meron tayong IG at meron din po tayong yun nga po pala. Ayan, pakipollow po. At sa mga bago po na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, ayan, pa-support po, ayan. Suportahan po ninyo yung aking maliit na channel at sa lahat po ng mga sumusuporta. Marami po salamat sa lahat ng aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Thank you so much po sa pagsuporta ninyo sa kagaya kong maliit na vlogger at maliit na channel. Ayan. So ngayon, mag-umpisa na po tayo. Magtanim. Bukha muna ako ng lupa. Lalagyan ko na po muna ito. Hindi ko na po muna papakita sa inyo dahil sa meron nga po tayo naririnig na sounds kasi baka po makuha ng ating video. Ayan, wait lang po at ano, tutuloy na natin yung gagawin natin. Yan. So, yung aloe vera po, itatanim na natin to. So, ito yung nakikita po ninyo na ibinablog ko dun sa mga nakaraan nating mga video last year. Ayan. So, ito, tanggalan muna natin ng lupa. Ay, ng ipa. So, ginamit ko dito po ipa at saka ano lang, lupa. Pinagsama ko yung dalawa. So, hindi ko na po nilagyan ng iba. Minsan po, ang gamit ko, puro lupa lang. Yung ordinaryong lupa. So, ngayon naman po ay, meron siyang ito, ipa. Yan. Dahil gusto natin pare-parehas na muna. Yan. So, hindi tayo nawawala ng ano ng trabaho dito kapag ano yan, ganitong umuulan. Kayo po, kumusta po? Nagtatanim din po ba kayo kapag tag-ulan? Yan, kasi po ako, yan, kung kailan po yung tag-ulan, saka po tayo nagtatanim, kagaya po ng nasabi ko sa inyo kanina na wala po tayong bubong na ano, na pwedeng silungan. Meron din po dito kaperaso sa tapat ko, kaso hindi rin po yan nakaka-shade, na mainit din po dahil yung araw po nasa gilid, tapos kung ang araw naman po nasa itaas, mainit din po kasi yung yero, ayan, tumatagos yung init niya. So, ayan. So, meron tayong dalawa munang dito aloe vera na malaki. So, dito muna natin ito sa tabi. Ayan. So, pag ano po, napapabilis ako magsalita, pag ganun po ako mabilis magsalita, ayan, meron po ako nadidinig na sounds kapag ganun po. Ayan.
Oh, yan. Meron po ako na uulinigan. Baka naulinigan po ninyo ay hindi po sa atin yun. Ating yung sounds na yun na naririnig natin. Mga kaplantita plantitos. Ayan. So, sa ano yun, sa ibang bahay po. Ayan. So, ito naman yung isang malaki rin natin. At tapos ito, bubunutin po natin ito. Ilipat din natin sa ganito para pare-parehas po yung kanyang pot. Ayan. Pagsasama-samahin natin sila. Yun. Kuha muna tayo ng ano. Ayan. Ay, pasensya na po ha. Yan, i-post muna natin kasi may naririnig ako. Ayan po, ito sa ngayon, tatanggalin po natin ito. Kapalitan na natin ito ng iba. So, hayaan natin itong lumaki dito yung mga babies. Tatanggalin ko po ito doon at ilalagay ko po sa yung mahabang pat na katulad noon para pare-parehas po sila. Ayan. So, ngayon po, yung snake plant naman yung ating itatanim. Dahil naitanim na po natin yung tatlong aloe vera. So, ito naman siya. Meron na po isang puno, ay dalawa na po yung nakatanim. Dadagdagan ko po yung isa kasi kukunti lang yung ano niya, yung snake plant. Maliit lang po, kaya dadagdagan natin yung isang pot. So, ayan. Ganito. So, para magaan lang po, ang ginamit ko dito, ito na lang na ano po, yung ipa. Ay, masyado na pong mabigat kapag ano siya yung pure lupa o kung ano pang halo. So, ayan. Tanggalin muna natin to. Pinuno ko na po ito muna kasi ano to, nagmamadali ako kasi ano yun, meron kasi lagi nagpapatugtog. Pasensya na po kayo ha. Kasi kung lagi po akong ganitong ang sinasabi kasi lagi rin pong meron tayong nadidinig. So, nilalakasan ko lang po kaya hindi po ninyo nadidinig kasi natatabunan po yung ano sounds ng boses ko kapag nilalakasan ko po. Kaya yun, minsan po sobrang bilis kong magsalita. Ayan, ganun po yun. Nabibilisan natin. Tapos ito, yung isa na lang. Dadagdagan na lang po natin yung isang dati na po ditong nakatanim. So, meron tayong tatlo. Tapos may tatlo rin tayo dito. Snake plant. Kasi yung dito lupa naman. So, ayan. Ano po natin muna. Tatanggalin po muna natin yung mga aglo sa harap. Itong mga ito. Ayan. So, wala pa kasi po tayo mapagpatungan itong mga aglo na to. Kaya, ano, hindi ko pa muna sa inyo mapapakita yung paglalagyan natin itong mga ito. Sa susunod na lang po, gagawin ko pa po yung ano eh, pagpapatungan nila. So, tatanggalin na muna natin ito at papalitan na natin ng ibang halaman. O katulad ng ano na yung snake plant. So, ililipat ko na lang po. So, ayan, alisin na po natin isa-isa. Natanggalan natin po yung iba. Yun, para puro snake plant na lang po yung nandito. Palipat-lipat po tayo ng ano, ng ayos. Dito natin muna. Yan, ito po, dito na lang to. Hindi na natin siya tatanggalin. Monstera natin dito muna. So, ito ibababa natin kasi aloe vera yung lalagay natin dyan. So, nakita po ninyo, nilagyan ko siya ng hollow blocks para mas mataas po siya. Para naka-level siya yung, kasi pag pantay-pantay po, mababa yung ano niya, yung itsura niya. Kaya nilagyan ko siya ng dalawang hollow blocks, pinagpatong ko na lang. So, ibababa ko ito dito. Ayan, dito siya. Kasi, yung aloe vera yung ilalagay natin doon. So, yung aloe vera po, hindi ko muna siya hinugasan at saka yung pot kasi marumi. Nagahabol po ako ng oras kasi may maingay po. Kaya yun. So, hugasan ko na lang po yan pagkatapos kung ano. Di bali na po makita ninyo na maputik. Ayan, basta maiayos natin yung kinalalagyan nila. Sana ba yung isang ibang aloe vera. So, ito mataas. Ito yung ilalagay natin doon sa tinanggalan natin ng snake plant. Ayan, para puro snake plant na lang yung nandito sa taas.
ay puro aloe vera, tapos snake plant po yung diyan sa ibaba. Kasi yung dahon nito ni ano ni aloe vera nakaganyan, tapos pag nasasagi po ayun na bibiya, kasi ito tinalian ko nga po yung nandiyan, no, kasi itong ating well pin ito mabigat kasi pure lupa po yung pinagtaniman ko nito. Ayan. So dito ka muna. So, mabigat siya. At itong isang aloe vera naman ang ilagay natin. So yung aloe vera ko nga po, ang pangit na po eh. Dahil hindi ko po naasikaso to. Kaya ngayon, ayan. Ayan, napakarumi. So dito na tong mga aloe vera natin. So kahit madumi po yung mga pat po, ayan, pasensya muna kayo kasi madumi. So dito ko ilalagay itong malaking ano na to, yung itong snake plant sa banda rito sa gilid. So dito siya. Oh. Tapos di puro aloe vera na siya. Ay, meron pa palang isa. Yung snake plant ang ilalagay natin. So ibababa natin itong isa. So yung mga ganito kong well pin, sobrang bigat po kasi hindi ko talaga ito nilagyan ng ipa, puro ano, puro lupa, kaya ang bigat. So kaya ang nilagay ko po dun sa aloe vera, ano na lang, mga tawag nito, yung ipa at saka konting lupa na lang para po magaan. So ito na. Lagay natin dito. At saka yung isa pang snake plant. So yan. Iniisip ko na hindi na dito ilagay yung ating well pin snake plant. So itatry ko kung ano, kung dito dapat ano siya. Balance. Doon din sa kabila yung ano, yung snake plant. So hindi na kasya. Makapwede pang ganito. Mahuhulog na siya. So ito na lang siguro. Yung try natin siya kung anong mas maganda. So, sayang yung well pin snake plant, sana maganda dito kasi malaki. So, kaya mabigat siya. So, ito naman, tigi-isa lang siya, kaya konti pa lang. So, ito kasi makapal na, yung una natin naitanim. Dahil isa rin lang natin yan, isang piraso lang din po ito nung naitanim ko ngayon. Ay, marami na rin pong babies, oh. Tatlo na siyang babies. So, titingnan ko kung maiisingit ko pa dito. Kasi bala ko dito, ilagay na lang yung mga maliliit na snake plant. Katulad po nito. Yung nandito, o yan. Kasya kasi kapag maliit na mga snake plant, yung mga ganitong pot, kasya siya. Ayan. So, yung ating ano, snake plant na, well pin snake plant, ayan, walang paglalagyan. Maganda sana siya dito. O yan. Tapos, ay, parang kulang ako ng maliliit na snake plant, mga ganito. Kasi ito, well pin naman. So, malaki siya. So, ayawang po, titingnan natin kung ano. So, ito. Dito, kasi pwede pala yung well pin snake plant sa gilid. Yung maliit din na ganito. So, parang, ano, wait lang po. I-post muna natin. So, ngayon, ito na po, oh. Pasensya na po kayo dahil marumi yung mga pot natin. Kasi nga po, maputik. Pati nga pa ako, sobrang dumi. Sobrang putik, ayan. Kasi, hindi na natin siya malilinisan bago natin matapos. Dahil po, mayroong mga sounds. So, ngayon po, ano na lang, ganito na lang po. Tapos, lilinisan ko na lang po, ya, pagkatapos natin mag, ano yan, mag-vlog. So, ito po yung ngayon ang bagong ayos ng ating mga house plant o nung snake plant at saka aloe vera. Ayan. Ganito na po siya dahil inalis natin yung mga ano to, yung aglo. So ganyan na po siya, puro snake plant at aloe vera. So sa itaas nilagyan natin ng apat na aloe vera. So sana ay mapalaki natin to. Yan, apat na aloe. Yung malaking snake plant po nilagay ko na lang diyan sa kanto kasi hindi ko rin naman siya ilagay dito sa ano, sa may harap. So, dahil meron tayo mga maliliit na snake plant dito sa ano, maliliit din na pot. So, bumagay na po yung ano, itsura nila dyan.
nagkatugma-tugma na sila. Yun. Tapos, ayun, akala ko hindi ko mailalagay ito si Welfin snake plant. Ayan, sayang. Kasi kung hindi natin siya mailalagay, gusto ko pa naman yan. Ayan, kasi ito, sobrang bigat talaga. Siguro, bubunutin ko yan. Palitan ko siya ng, ano, yung ipa para po mas magaan. Dahil sobrang bigat po nitong dalawa. So, nilagay natin siya. Tigkabilang dulo yung ating Welfin snake plant. Ayan, balance sila. Tapos yung tatlo na snake plant, tapos apat. So, doon ang aloe vera ang apat. So, ang hindi lang po nakapartner ay yung isang ano natin, snake plant sa gilid. Dahil hindi na po pwede dito sa kabila. Dahil sikip na, wala na siyang space. Do, siya lang yung hindi naging balance yung malaki nating snake plant dito sa gilid. Maganda sana kung meron pa para pareha sila. So, ito lang naman po yung hindi siya naging balance. So, yan na po yung bagong ayos ng ating mga plants dito. Ayan, sana po nagustuhan ninyo yung ating bagong ayos ng ating aloe vera at saka snake plant na magsama-sama po sila dyan. So, gagawa na lang po ako ng bagong patungan ng ating mga aglo. At yan po ay tataniman ko rin ng mga ano, yung yan to, pilo plant. Tataniman natin dito sa mga harap para po pag bumaba sila yan maganda katulad ng mga nandyan na aglo natin na napuno na. Ito yung una nating aloe vera meron. Ayan o. So ito tataniman pa po natin yan. Ayan. So maganda na yung pwesto kasi nila dyan dahil hindi na po dyan magagalaw yung ano nila, yung lugar nila kasi nandyan na siya sa taas. Kasi pag dito po sa ibaba, yung dati niyang pwesto, yung na nasa tabi naman po, hindi ko talaga sila naasikaso. Kaya ngayon yan, asikasuhin ko na sila kasi kawawa naman yung aking mga aloe vera. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panunood, mga plantita, mga kaplantita, plantitos. Ayan. Pasensya na po kayo kapag nagsasalita po ako ng gano'n na nagmamadali po ako kasi talagang mayroon po ang nagpapatugtog dahil mahirap po sa amin na baka po makapirate kami kaya po sinasabi ko sa inyo hindi lang po ninyo nadidinig kasi po nilalakasan ko po yung boses ko kasi pag dito po talaga dinig na dinig po at saka malakas kaya minsan po yung ano mauulinigan po ninyo yung kapag pinakinggan ninyong mabuti na meron din pong sumisingit ng konti. Ayan. So maraming po salamat sa inyong panonood. Thank you for watching po at hindi na po tayo muna makakapag-shout out sa inyo. Shout out na lang po sa inyo lahat na aking mga subscribers. Maraming po salamat sa pagsuporta ninyo sa aking maliit na channel at sa isang katulad kong maliit na vlogger. Thank you so much po. Ayan. At mag-ingat po tayong lahat kasi ulan ng ulan. Ayan. So, salamat po ng maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. So, pakita natin siya ng ano, pataas.